I'll be back soon! Yun, ang una natin gagawin ay mag-ano tayo ng tubig. Pakuluan natin yung ating kamote at saka yung gabi. Sama na rin yung randang. At pagkatapos ay yung pilet. So silang apat na yung talagang mauunas lang iluluto dahil sila yung mga matitibay at manalakas at matitigas na mga products, no? Na kailangan talagang anuin, lutuin na masyado. Pero habang pinapakuluan ko yun, ay ito naman yung ginawa natin. Yung tuno ay ating kukunin sa pamagitan ng mga papasal o sapal na ito. Itong sapal na ito ay kailangan ilagay sa mga kagaya na yan. Sa akin ay medyas o socks, no? Yung iba ay ginagamitan ng parang screen. Sa akin ay medyas lamang kasi yun yung aking nakasanayan kasi mas mabango yung medyas. Kaya huwag nyong tunaran. Ngayon naman, nakuha ko na yung unang tuno. So yung unang tuno ay itatabi natin. At ngayon ay magkukuha tayo ulit ng pangalawang tuno. Yung pangalawang tuno ay yung ating unang gagamitin sa pagtimpla ng ating binignit o tabira. Yan. Kung nakikita nyo, hindi na siya masyadong sticky kasi pangalawa na siya. So medyo lasaw na siya. Medyo hindi na siya gaanong spiso. O yan yung pangalawang tuno. So ito yung ating unang tuno. Yung pinaka-spiso. Ito yung panghuli natin ilalagay, no? Yung panghulihan talaga. Siya yung pinaka-uli. So linisin muna natin yung mga sapal o mga ano ng ating lubi. Yun, kailangan natin linisin para pag mamaya kakain tayo, malinis yung ating mesa, no? So, ganyan, kamay-kamay lang tayo kasi kayo ay cowboy. Cowboy tayo, so. Tren! So, ayun, hindi ko na naipakita yung paglunod na ating saging at saka yung ating bulabulang kristal dyan, no? Yung parang liso-liso. Kasi sila yung after ng pagkumulo, sila na yung ininext natin kapag naluluto na yung mga ingredients na nauna, yung apat. Yung kamote, gabi, at saka yung ating ano. So, yun, inunod na natin yung panghulihan na tuno. So, kanina, kita nyo kanina, yun yung ating chicken tuno. Ito yung panghulihan na tuno. At final na to. Italaga, ilalagay mo na siya kapag malapit na maluto. Katulad nyan, kailangan tikman muna yung gabi, kamote, kumuto na ba talaga. At yun naman, yung asukal niya, titimplahin natin kung gaano na ba katamis. Dapat yung tamis nito, hindi masyado tamang-tama lamang para hindi naman kayo madaling masumhan. So, kailangan sakto lamang, no? Katulad yan, luto na siya. Hindi masyadong matamis, mas maganda. Kasi, ingat-ingat, iwasan natin yung diabetes. So, ganun lamang tayo magtimpla ng binignet. Ayan, yung finished product. So, pang limang baso, dahil lima pa lang kami kakain, dahil tulog pa yung isa, no? At saka yung isang bunso, talagang ibigyan lamang dito yung pangatlo, yung panganay, yan. At saka yung ating ina ng tahanan, itong bunso, at yung isa yung natutulog pa, kung nakita nyo yan, nasa duyan, apat sila, no? Then yung panglima ay andito sa mesa. Ayan yung naka-green. So yan yung umunang baso. So nangugas pa kasi ng kamay. So siya yung panglima. So siya yung pang-apat sa lima namin anak, no? Siya yung nasa apat. So ako naman yung hulihan baso. So ako yung huling kakain. Tapos na mag-pray. So tara, kain na. So let's go. Kainan ng binignit at sangat. Napaka ano ng tabirak na to. Sakto-sakto sa templa. Kung alam nyo lang, tayo ay talagang hindi master cooker pero tayo ay nasa balancing na pagluluto. Maraming salamat sa panonood.